Okay guys, season 19, isa na namang laban sa mga popular build na Shrimpnator. Hindi yung reptile na may tri-spike. So parehong backdoor yung attack niya guys. So dito, wala namang magandang card na binigay sa atin. So serious pumpkin lang tayo. So dito nag-gain siya and nag-steal. Although mababawi natin yung isa. So meron siyang 5 energy next round. So pag ganun guys, delikado na yung beast natin. So kung may binigay man na card dyan, baka hindi rin natin isugal. So true nga na nag-backdoor siya. So na-takedown niya yung beast natin. So 1 energy siya. So nag-skip tayo guys. Ayan. So nag-gain na naman siya and nag-steal. So dito, tumira lang tayo ng series ulit and heal, pero nag-backdoor na naman siya. So yung guys, so nakikita nyo na yung discarte niya ng attack is palaging backdoor. So ngayon, tatry pa rin natin dumipensa. Ayan, mag-gain tayo ng energy and mag-draw tayo ng card. So ayan, eh, since konti lang yung energy niya, hindi naman niya kayang i-down yung plant natin. So, yan lang ulit yung tinira natin, guys. Steal. Pero yun nga, nag-backdoor na naman siya, diba? So, ito na nga. 1v3 na ulit. 1v3 yung plantito natin. Naiwan. So, kung bilang nyo yung energy niya, guys. Alam nyo rin kung gaano kalaki yung i-depensa nyo. Since, 3 energy lang siya. So, hindi natin kailangan dumipensa ng todo, no? So, yun lang mira natin, wala tayong mga steal. Ayan, so hindi siya nag-skip guys, pero ayan, nag-gain siya. Ayan, may-steal din natin yan. So ngayon, nakita na natin yung galaw niya, hindi na siya nag-skip kasi siguro ayaw niyang ma-steal yung energy niya, siyempre diba? Pero tayo, magta-try lang tayo, magta-try na mag-steal. So yan, naka-steal tayo ng isa. So 3 energy siya next round. So eto na, blood moon na. Titira yan, no? Diba? But too late na guys. Too late na yung pag-desisyon niya na umatake sa plant natin. Dapat earlier pa lang. Dapat muna down niya yung beast natin. Hindi na siya nag-focus dun sa reptile kasi ang atake ko lang naman dun is yung champ, hindi yung tiny dino, which is hindi naman ganun kalakas sa plant. So dito guys, ito na yung pinaka kinababadtripan ng iba. Yung parang ito, gaya nung last video, itong scenario na to parang backdoor plant na naman kasi natake yung mga nasa likod eh, so natira yung plant natin. So parang ganun yung scenario. So tayo, mag-heal lang tayo na mag-heal guys, tapos papatayin natin siya gamit yung yam, yung lasa natin. So yan, so 1v1 reptile. So meron siyang beast card, so hindi pa rin enough yun. So tayo, nakapag-heal tayo twice and yan, draw ng card and lason din. So yun, the end na guys, round 13. So guys, kung gumagamit kayo ng ganitong klaseng lineup sa kalaban ko, huwag kayo masyado mag-overcommit sa likod kasi yun yung pwede maging dahilan ng pagkatalo nyo. Okay guys, ito isa na namang Shrimpnator, pero naka-partner siya ngayon sa Termi na Dusk. So ayan, ito yung mga cards niya. Pero yung Shrimpnator niya ngayon naka cute bunny. So mahirap din to kasi mag-miss yung mga tira natin. So this time may card agad yung beast natin. So pag ganyan may Shrimpnator kayong kalaban, tira nyo na agad yan guys, huwag nyo na patagalin. Dahil alam nyo na mahina yung beast against aqua. So take advantage nyo na yung chance na magamit yung card nyo. So yun, nag-skip tayo ngayong round na to.
So napag-gain siya and naka-steal siya ng cards sa atin. So marami siyang cards. Tayo mag-heal lang tayo. So nag-ulit siya ngayon. So napakarami na. 10 energy na siya next round. So at this point, skip pa rin tayo. Ayan. So dito nag-decide na siya mag-backdoor. So down na yung beast natin. Pero gumamit siya ng maraming energy. So for sa aqua, one sa dusk, and one sa plant niya. So may 4 siyang natira. So 6 siya next round. So ayan, stick pa pala tayo. So 5 lang siya next round. So dito guys, nag-decide siyang matay sa harap. So good thing na naka-depensa tayo. Kasi hindi rin naman tayo basta-basta atake sa plant niya nung gamit yung ano natin, reptile, kasi mahina lang yung attack natin doon. And ayun, mahina din naman yung aqua sa reptile, so malabo or maliit lang yung chance na atakihin niya yun. So didepensa lang tayo sa plan natin hanggang makasurvive siya, makarecover. So yan, this time nakapag-ano tayo, nakapag-heal tayo. So pag ganito guys, sustain nyo lang yung plant nyo, kasi yan yung pipilitin niyang i-take down yan eh. So yan. So luckily wala siya na steal sa atin. So tama yung defense ang ginawa natin. And yan, wala rin naman tayong na steal. Pero nakapag-heal tayo ay nakapag-draw tayo ng card. So 2 energy lang siya guys. Ayan, didepensa lang tayo, heal. Heal lang tayo. Hanggat maaari sustain natin yung, kasi lugi yung reptile natin sa ano, sa Termi. Walang zero cost yung reptile natin eh. Pero ayan, this time, tirahin natin yung aqua niya. Matitake down natin yan, so 1v1. Pero gaya nga sinabi ko, diba, lugi tayo sa 1v1. Pero since kalahati na lang yung life niya, so tayo naman is almost full pa. So nalabanan na natin siya. So ayan guys. So almost dead na yan. So wala na. 2 card lang titira niya, patay na siya. So ayun, yun guys. Bali, pag may Shrimpnator kasi, tapos yung lineup nyo is kagaya nung sa akin, beast yung sa likod. So talagang tatargetin ng ano yan, ng Shrimpnator. So hanggat maaari, earlier round, itira nyo na yung cards niya. Ngayon kung lumabas later round yun, huwag nyo na isugal. Focus na lang kayo sa front nyo and sa mid. So ayun lang guys. So ulitin, God bless.